Hello, good evening mga kaplantita, mga kaplantito. Kita-kita na naman po tayo, andito na naman po ang inyong Tita Angel, ang inyong Tita Plantita. And of course, gusto kong i-share sa inyo ang aking Christmas and New Year's na talagang hindi ko alam kung malungkot or masaya kasi actually, gusto kong umuwi ng Philippines pero hindi ako nakauwi due to some unavoidable circumstances. Kaya nga, eto, kahit papano, pinasasaya ko na lang ang Christmas ko dito. O, diba? And because of my plans, dun ko na lang binubuntun yung lungkot ko at stress sa kanila. O. Kaya ngayon, eto nga, pakikita ko sa inyo kung paano ko pinasaya at pinailaw ang aking Christmas nakasama ang aking mga plans. So, diba? First of all po, ayan mga pakaplantita, i-share ko sa inyo yung aking Christmas lights. Ayan, na nasa may hagdanan ko. O, diba? Kahit pa paano, meron naman akong Christmas tree. Kahit walang mga gift yan. Okay lang, ang mahalaga, meron akong Christmas tree. Yan ang aking Twigs Christmas tree. Na talaga namang pinailawan ng inyong Tita Angel. And of course, together naman dito ang aking Monstrous Ivy. Ayan. Kung natatandaan ho nyo sa mga unang video ko, ito po ay snake plant. Ngayon, dahil hindi ho masayang snake plant ko rito, inilabas ko po siya dahil kailangan niya ng sunlight. O, diba? Kahit na ho, indirect sunlight lang ang kailangan niya, pero kailangan pa rin ho niya talaga yung bright light. Ayan ho. Kaya pinalitan ko ng aking Monstrous Ivy na nilagyan ko ng mga decorations, mga Christmas decorations, since of course, pinailawan ko po sila. Ayan. Nakikita ninyo, ayan sila. And ayun ang aking Christmas lights naman. And then, eto naman ang feel na feel ng aking ivy, ang mga Christmas lights na ito. And ngayon naman mga kaplantita, itatry kong i-turn off muna natin ang lights natin para naman mas magandang tingnan ng ating mga Christmas fairy lights. Okay? Ayan, ganyan po siya kapag naka-off ang ating ilaw. So, ilaw lang ito ng Christmas, mga Christmas lights ang meron tayo ngayon. Ayan sila, o, diba? Mas maganda silang tingnan kapag medyo madilim. At talaga namang kumukuti-kuti tap sila. Ayan. Mas okay. Kesa naman yung may liwanag na nanggagaling sa mga fluorescent lamp natin. So, I want you to know this Christmas lights is mga battery lang po siya. Hindi po siya by electric. Right? And ginamitan ko po siya ng mga battery para hindi ho tayo masyadong magastos sa electricity. O di ho ba? Isa pa ho yan sa dapat maging mindful tayo and madiskarte tayo para naman hindi tayo magmukhang kaawa-awa pagdating ng singilan ng mga electric bills natin. O di ba? And mga lavida, saya naman ang aking mga wall ivies. Ayan sila. Ayan. Talaga naman pinailawan ko rin. At least man lang sa ganitong pagkakataon, makita kong magaganda sila. O, diba? Ganyan nga sila kapag may mga pailaw-ilaw na. Kahit hindi siya kumukutitap, at least mailaw siya. At iba't ibang klaseng ilaw na. Kahit naman pa ba may four colors of Christmas lights naman. Ang ating mga plantits. O, diba? And this one naman, mga lavidas ko, ayan naman ang aking ginawa kong parang little indoor garden ko. Yung mga maliliit na mga plants na inilagay ko sa kanya-kanyang mga small vases, mga small flower vase. Ayan. And dinecoratean ko rin siya ng mga colored stone. And ngayon naman, mga ilaw naman na different colors of Christmas lights. Yan namang nilagay ko. Ngayong Pasko lang yan. And of course, aalisin ko rin yan after New Year, diba? Sabi nga nila after
Chinese New Year daw bago mo raw tatanggalin ang mga nagagandahang Christmas lights in and out of your house. Ayan ho sila, diba? And if you wanna see naman ang mga plants na to, I'm going to turn on the lights so you can see it, and then I'm gonna turn it off again, right? Okay, Joran, ayan naman po ang aking mga plants. Ayan ang mga pinailawan ko. Ganyan ho siya makikita kapag may ilaw tayo, 'di ba? Mas maganda siya kapag dark. Oh, 'di ba? And hindi rin 'yan pahuhuli. So, and now I'm going to turn off again our lights para makita natin ang ganda ng mga fairy Christmas lights natin. And jaran, ayan po ang aking side table. Nilagyan ko po siya ng mga flower, mga plants, mga tiny plants, and then decorationan ko ng different colors of Christmas lights. And kung makikita nyo, yun ang aking glass bowl, na meron din naman po siyang mga Christmas lights and with a sort of a tiny plants naman po. Ayan. Ganyan po siya, 'di ba? Mas maganda ho siya. Yung nilagay ko hong Christmas lights diyan, isa ang tawag nila ho is Christmas lights in a glass. Kasi nasa glass ho siya para raw mas maliwanag. All right. Ayan. Also, di ho ba, mas napifeel ho natin ang spirit of Christmas kapag medyo may mga Christmas decorations tayo sa loob ng bahay natin. Pero hindi lang po yan ang share ko. Syempre, kapag may inside, may outside, di ho ba? So, yung outside na naman ho ng bahay ko, makikita rin natin. Sa gabi, pakikita ko sa iyo when it darks, na talaga namang very colorful siya. Yan, together with my plants. Syempre, pinaganda ko at pinailaw sila. But before ho tayo lumabas ng aking house, one more time, pagmasdan huli-uli ho natin ang mga maiilaw kong mga ivies inside my house. Ayan sila. Okay. Sa labas ng aking house. Ayan, kung nakikita nyo ang garland na ito na nasa likod ko, ang aking Christmas garland na nandito sa backyard door ko. O yan siya, di ba? Sinapit ko talaga yan dyan. And of course, ayan naman ang aking mga plants na pinaiilaw-ilawan ko sila. Di ba? Ito turn off Korean lights mamaya, and then so we can see the beauty of the lights of my fairy lights. Ayan naman po, ang ginamit ko po dyan ay mga solar. Hindi po yan na, kaya ho sa gabi umiilaw po sila, hindi po sila by electric. Bali, yung sunlight ho ang nagpapailaw sa kanila when it comes sa dark time. Diba? Kapag dark na ho, umiilaw na ho sila ng kusa. Ayan ang aking mga plants. And kukunti na lang ho sila ngayon kasi binawasan ko ng iba, itinanim ko na. So, para naman magagandang paglaki nila. O, ayan. Now, I have to turn off the lights so we can see the beauty of the lights. Okay, mga lovely and pantitas and pantitos. And, ayan, madilim, diba? So, mas maganda nga, mas madilim, mas mailaw naman. Nakikita natin talaga yung ganda ng mga lights na yan sa gabi. Ayan, mga plantita. Ang aking mga plants na may mga Christmas lights na talaga namang pinuno ko sila ng Christmas lights.
kung pwede lang lahat-lahat lalagyan ko kahit na mga nasa ilalim na. Pero, tama na yan. Kasi, masyado rin magastos. Very expensive din naman ang mga solar lights na yan. Mas mahal pa ho sila sa mga Christmas lights na hindi solar. Diba? Ayan ho sila. O yan, lalapit tayo para natin makita ang ating mga halaman. Ayan ang aking Ibis cactus na umiilaw-ilaw ng berde ng it has a green lights. Ayan, si Ibis cactus. And of course, nandun din ang aking mga pencil cactus na siyang nagdadala ng ganda ng ilaw. And para nyo malaman, meron din ho akong nilagay ng mga solar panel ho dyan. Kahit wala siyang Christmas lights, at least may ilaw din po siya. Ayan. And also yung punong mango ko, nilagyan ko rin niya ng green Christmas lights. Ayan ang aking mga pencil cactus. And ayan naman ang iba kong mga succulent na malalaki na. And this is my aloe vera. Ayan. Mga succulents ko na pinaiilaw-ilawan ko. Ayan ho, mga solar panel. Kung nakikita nyo, that's the one. So, even though, if the time comes na I'm gonna take out all of these Christmas lights, so, yan na lang ho ang matitira dito. Kasi, of course, tapos na ho ang Chinese New Year. Kapag natapos ang Chinese New Year, tatanggalin ko na ho sila. Itatago ko. So, by next year, meron naman ho akong magagamit. Di po ba? Ayan, ganyan po sila. Ayan. Ang aking mga kumukuti-kuti-tap na solar fairy lights dito naman sa labas ng aking bahay. Ayan, ganyan po sila. Ayan naman, ang aking mga succulents din. And, over there is the pencil cactus as well. Marami akong pencil cactus kasi gustong-gusto ko po sila. And kung nakikita nyo po yung medyo malalaking yung mga Christmas, mga lights na yan, mga bulb lights. Another decorations na rin lang po yan. Pero sila po yung kumbaga unang-una kong inilagay before the Christmas lights, before the Christmas. Ayan po. O diba? Kapag ganyan ang ating paligid, nakikita natin, nafe-feel natin ang spirit of Christmas. Kahit na malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay, kahit nasaan man tayo naroon, kahit paano, naisi-celebrate natin ang Christmas natin na masaya naman tayo. Kahit deep inside, malungkot tayo. Di ho ba? Ayan. No, ang mga Christmas lights natin, kumukuti-kuti-tap at umiilaw-ilaw. Ganyan po sila. Ayan. Nandito ho tayo sa my gate. And, ayun, kung nakikita ho ninyo ayan ho ang back door ko. Bali, backyard ko ho pala ito. So, hindi ko nabanggit. Nasa backyard ho tayo ngayon. And of course, kung may backyard, may front yard. And mamaya, doon naman tayo sa front yard ko. And hindi lang yan. Pakikita ko rin sa inyo ang aking toilet room. O, di ho ba? May balcony pa ho yan. Okay. Alright, one more time. Just take a look at one more time. The beauty of Christmas lights in my backyard. So, makikita ko lang mga lights na ito every night. Feel na feel ko na rin nasa Philippines ako. And kasama ko ang mga love of my life ko. Di po ba? May mga love of my life din ako rito. Pero, of course, iba yung nasa Philippines. Kasi sila yung mga kapatid mo, mga relatives mo, na talaga namang nandyan kapag kailangan mo sila. Di po ba? And now, pupunta naman tayo sa aking front yard. Sabi ko nga kanina, kung may backyard, of course may front yard. Kaya doon na naman tayo. Bago natin tapusin ang video. Okay? Hello, my dearest all.
Andito tayo ngayon sa front yard ko. Ayan, nandito na sa inyo. Ito naman ang ipakikita ko sa inyo. Pero, first of all, pakikita ko muna sa inyo yung mga plants ko na pinailawan ko para naman na makita yung plants na talaga sila. O, di ba? Ayan naman sila. Ayan naman ang aking mga plants na kahit sa gabi ay nakikita natin. O, di ba? Ganyan sila. Ayan. And mamaya pakikita ko naman sa inyo kapag wala ng lights, ito turn off ko ang lights para makita natin ang mga Christmas lights na in-spread out ko dyan. And now let's see, kapag walang lights, eto na tayo. Ayan ang aking door garland, Christmas garland, na nilagyan ko rin siya ng mga Christmas lights. Yan, o, diba? Eto naman, ang mga nandito kanina na nasa harap ng aking lounge room. Yan, yung mga plants ko na nandiyo dyan kanina. Kasi kanina, medyo cloudy siya. Kaya hindi siya nakasagap ng heat na talagang kailangan niya, ng sunlight. So, kaya hindi siya masyadong maganda ang lights na ibinibigay ng ating mga Christmas lights. But anyway, okay pa rin naman siya. And yun, yung napakalaking buwan na nandun sa labas. Kasi ho, nandyan lang yung park. Nasa harap lang namin. So, kaya mayroong big lights na nandyan para maliwanag sa park. Always, yun naman ang aking front door. Oh, diba? Ayan ang aking mga lights. Tingnan nyo, hindi masyadong mailaw yung iba kasi nga, medyo cloudy kanina. Ayan siya. And look at that. May kalamansi. Nilagyan ko rin siya ng konting lights dyan. Para maganda-ganda naman siyang tingnan. Diba? Pero yung iba, hindi ko na nalagyan. Ayan, parish niyan kasi may ilaw namang malaki. Ayan siya. And kung nakikita nyo doon sa balcony ko, pupunta tayo doon mamaya. Para naman, may pakita ko rin sa inyo mga plants kong doon na nilagyan ko ng mga ilaw. O, diba? Ayan siya. Kaya nga mga sis, mga sista, mga plantita and plantito, kung gusto nyo maging masaya ang Christmas nyo, medyo discardihan na lang natin. Kahit na wala tayo sa piling ng mga labidas natin, at least, nasi-celebrate natin ang Christmas natin kahit paano. Di pa, sabi nga nila, out of stress. Ayan, pag makita mo rin mga plants mo, lalo't kinagigiliwan mo yung kapares na ganito, nawawala ng konti ang stress mo. O, di ba? Paris ko. At least, pag nakikita ko sila lalo na sa gabi, pag natatanong ko sila rito, nawawala ang stress ko. Di ba? Ayan. Mga lovely. Okay. Ayan o si Pencil Cactus. Kaya naman yung gustong-gusto ko si Pencil Cactus kasi napakaganda ho niyang lagyan ng Christmas lights during Christmas time. O di ho ba? Kasi para ho siya talagang Christmas tree. And ang maganda pa dyan, wala ho siyang mga dahon. Para lang ho talaga siyang mga stem ng mga branches lang ho siya. Kaya yan, ang ganda ho niyang lagyan ng Christmas light from the bottom up to the top. Hindi pa ho siya mahirap lagyan. Kasi, wala ho siyang mga leaves na po pwedeng tumakip-takip. O, di ho ba? Yan naman yung mga plants ko na nasa tabletop na nandito sa front. Ayan. Ito pa rin ho si isang pencil cactus. Kung marami ho akong pencil cactus. Kasi gustong-gusto ko, favorite plants ko ang mga yan. Ayan. Ganyan po siya. So, kapag gabi, mas makikita ho natin ang ganda ng lights, di ba? And kung walang lights, kung walang ilaw, kaya dapat dark siya. Dark. So, all of these Christmas lights are solar.
wala ho ako ditong electric. Puro solar ho siya. So, it means, kahit papano, nakaka-save tayo ng electricity. At napapaganda pa natin ang ating kapaligiran. Ayan, di ba? And ito naman yung aking mga saigonyum na pinailawan ko rin, and my giant photos, golden photos na naandyan. And ayun naman si Monstera. Kaya lang hindi nga alang maganda masyado yung kanilang lights. Kasi medyo mahina. Mahina ang power. Ano ba? And so mga lovely, so matatapos na tayo sa front yard natin. Tapos na ang backyard. Matatapos na rin ang front yard. So, papasok na naman ulit tayo. And we're going up. Okay? We're going upstairs. And may pakikita ko sa inyo ang aking toilet room. Kaya huwag kayong aalis dyan. And one more time, just have to take a look on my front yard. Tita and plantito. Now we're going all the way up naman. And ipakikita ko rin sa inyo doon yung mga plants ko na nasa toilet. And andito sa my little balcony ko. Okay? Akit na tayo. Ayan. Andito na tayo sa taas. And ayan palang aking ivy na namumulaklak sa mga lights. Ayan. And ito naman ang isa, at yun naman ang nandun sa may malapit sa toilet door ko. Ayan, ganyan sila. Nilagyan ko lang ng tatlong color lang. Kasi para sa tingin ko mas okay yung one color lang siya. And yung blue, mas okay talagang tingnan lalo na kapag dark. Di ba? Maganda siyang tingnan. Bali, pinagsama ko na lang ang yellow, blue, and purple color. Eto naman, pinagsama ko din ang gold color and blue color. So, ayan ang aking mga ivies na nandyan sa aking wall. Nandun na siya sa ceiling kasi gumapang na siya doon. Kaya naman na napakaganda niyang lagyan ng mga ilaw. And of course, mga labidas, ito na ang ipakita ko sa inyo naman, ang nasa toilet room ko. Diba? Sinabi ko sa inyo yan kanina. Pupunta naman tayo doon. Kaya pakikita ko sa inyo kung paano ko naman dinecorate ang aking toilet. Para pag nandun doon ako, kahit doon ako, feel na feel ko pa rin ang spirit of Christmas. And jaran! Andito na tayo sa loob ng aking toilet room. Ayan po siya. Diba? Ganyan ang ginawa ko. Nilagyan ko siya ng mga Christmas lights para alive na alive ang dating. Alive na alive ang dating nila kasi may mga ilaw. Diba? Mas maganda silang tingnan kapag ganyan. Kasi ang plants daw gusto rin nila ng medyo brighter kapag dark. So kapag may lights, at least kasi para rin may buhay din naman ho sila eh. Kaya gusto rin nila ng maliwanag. Kasi nga pag walang sunlight, di ba namamatay sila? So, ayan. Parang alive na alive sila. Tingnan eh, parang mga fresh na fresh sila. O di ba? Kahit pangit ang toilet ko, at least, napaganda naman ng mga different colors ng fairy lights na ito at ng mga plants na nandi dito. O, yan sila, diba? And, kung gusto nyo, pakikita ko naman kapag ito-turn on ko ang lights. Ayan siya. O, diba mga lovidas ko? Ganyan siya, pero mas maganda talaga kung walang
ilaw. Ayan. Okay. Ganyan siya. So, ito naman talagang nasa atin lang. Kung very creative tayo, kahit papaano, mapapasaya talaga natin ang sarili natin, di ba? So, marami tayong naiisip gawin whenever na makakatanggal ng stress natin and makakatulong sa atin. Kung anong gustong gawin natin, gawin natin. And nang sa ganun, masatisfy tayo, di ba? Paris na lang itong ginagawa ko, at least sabi ko nga sa inyo, very disappointed ho ako na hindi ako nakauwi ng Philippines. And kaya ang ginawa ko, ganito na lang. Nilagyan ko ng mga Christmas lights inside and out of my house para nang sa ganun, ma-feel ko ang Christmas na parang nasa Philippines din ako, kasama ko, and together with all my loved ones and relatives. Ayan, ganyan ho ang yung tita and tita. But of course, I'll make sure this 2023 December, I'm going there and talaga namang susulitin ko ang aking Christmas until New Year. Diba? And sabi nga nila, kapag daw mailaw ang tahanan mo, kapag magpapalit ang taon, mailaw rin daw ang kinabukasan mo. Totoo kaya yun? Sana nga ako, at least bigyan naman tayo ng konting swerte, di po ba? At least man lang medyo maging maayos naman ang pagpasok ng taon sa atin. So, hopefully, ganun nga. And of course, Happy New Year to all of you and Merry Christmas. Kahit na hindi maganda ang pasok last year ng taong sa atin. So, hopefully, this year naman medyo maging okay ang lahat. Ganun lang ho. Asa? Nandiyan naman ho siya. Nasa taas lang. Diba? And one more time, came to take a look at this. Okay, ayan na po. Before tayo pumunta naman sa balcony ko sa terrace, eto naman ho. One more look. Okay, before we proceed to another destination of lights. Ayan po siya. Ayan. Ang aking toilet na i-share ko naman sa inyo kung paano ko siyang pinailawan at pinaganda. Lalabas naman tayo ngayon sa aking balcony. And pakita ko rin sa inyo kahit konti lang ang mga lights kong nandito. Kukunti na rin lang mga halaman, pero at least nandyan pa rin sila. At talaga namang sinasamahan ako magdiwang ng aking Christmas and New Year, di ba? Ayan, mga plantitas kaplantito ko. Hindi ko muna pinatay ang lights para naman makita nyo yung mga halaman yeta kong nandito. See? Take a look at that. Ayan po silang aking mga air plants na nilagyan ko rin ng kunting mga kumukuti-kutitap na ilaw. Ayan. And si Boros tail na naandun, nasa gilid. And itong mga nakasabit-sabit ko rito, ayan sila curly spider, ang aking mga silver sword, ayan, naandyan naman sila. And ang aking napakalagong si Boros tail, ayan, di ba? Ganyan na nga siya, nilagyan ko rin siya ng light. Ayan naman si fiddle leaf and ang aking malaki ng si white taneki. Ayan, nakakatuwa ho dahil parang kailan lang ang liliit pa nila. Ngayon naman, super lalaki na sila. Kaya nga, nakakatuwang isipin na napalaki mo sila ng ganyan. And ayan naman ang iba. And ayun naman ang iba, ang aking mga drasenya. And of course, ayan naman ang aking si snake plant. Ayan, ang laki na rin yun ng aking si snake plant na mother-in-law's tank and si snake plant na selenica. Ayan siya.
And then of course, ang aking mga peperomia. And ito naman si string of beans na humahaba na siya. Ayan na, ganyan na siya kahaba ngayon. Nilagyan ko rin huya ng lights. And yung mga nandito naman sa wall ko, ayan ang aking mga plants na silver sword. And ayan naman ang aking peperomia tricolor. Diba? So, ayan na ho sila. Nakita na natin kapag may ilaw. And ngayon naman ay gusto kong patayin ang ilaw para naman maipakita ko sa inyo na kahit papaano eh napailawan ko. Kahit papaano eh napailawan ko ang aking terrace. O, diba? At least pag nandito ako sa terrace ko, nakikita kong may kumukuti-kutita. And Pasko pa rin hanggang dito. O yan, ganyan ko creative ang inyong Tita Angel. Kahit pa paano, pinasasaya ko ang aking sarili. O, diba? And now, wala na ho tayong lights. Ayan. Kaya makikita na natin ang ating mga kumukuti-kutitap na fairy lights na nandito sa aking balcony. Ayan naman po siya. Ganyan lang po siya. Hindi po siya masyadong madami. Pero at least naman, kahit paano naligayahan itong aking mga air plants na kahit pa paano naiilaw-ilawan sila. O, di ba? Kasi may mga buhay rin ho yan. Wala nga lang pakiramdam. Pero mga plants ho yan na nabubuhay, kailangan din ho nilang alagaan natin sila. Diba? And yan naman ang aking si Boros Tail na meron naman siyang solar bulb. Kaya kahit walang Christmas lights, eh, maliwanag siya. Pati yun namang isang yung si Boros Tail din nandun siya na meron din siyang solar bulb. And ganun naman po siya yung mga nandun sa dulo na yung kaninang tinignan natin. Hindi kasi ho ganun karami ang lights niya, pero at least nalagyan ko naman ho siya ng Christmas lights. Kahit ko konti lang, at least kumukuti-kutitap siya. Oh, di ba? At least kahit saan ako pumiling, nakikita kong Paskong-Pasko naman dito sa akin. And kung natatandaan naman ninyo, ayun, nandun tayo nang galing kanina. Nasa baba tayo. O, diba? Ito ang aking front yard. Ayan ho, kung makikita ninyo, park ho yan dyan. Nasabi ko kanina sa inyo na park ho yung harap namin. Kaya naman marami hong nagtataas ang mga puno dyan. And nagliliwanag talaga ang mga ilaw dyan. Nakala mo, buwan at araw. O di ho ba? Ayan. Ayan ho. Ayan ang ano. Kasi kaya ko kitang kita siya dahil nasa terrace ho ako. And kapag mainit ang panahon, nandito ako sa terrace. Dahil mahangin, dito ako nagpapahangin. Kapag Paris ngayon, summertime, may time and may days na talagang very, very hot. Minsan umaabot ho ng 40 degrees dito. Kaya naman napakainit. Pero kung may ganitong mga punong kahoy, at least nakakatulong ho sila sa pag-absorb ng superheat. Oh, di ba? Ayan ho ang ating front yard na kanina nandun tayo. Yung ipinakita ko ho sa inyo. Pero mas maganda siyang tingnan kung andun tayo sa baba. Di ba? Okay mga lovely, one more time, come to take and have a look bago ko tayo magpaalam sa ating Christmas weed plants videos na ito. Come to take a look and thanks for watching. Thank you.
Dito na lang po tayo, mga kaplantita-plantito, mga lavidas ko. And naway maging masaya ang inyong Pasko. And I want to greet you, Merry Christmas and a Happy, Happy New Year this coming 2023. And to all my subscribers and likers and viewers, of course, have a Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Thanks for all your support and thank you very, very much. Maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa inyong lahat na nandiyan sa Pilipinas. Thank you. Bye.